Sugatan ang 13 katao ng sagasaan at salpukin ng isang AUV ang hilera ng mga tindahan kagabi. Nakipag-away o nakikipag-away umano ang driver ng sasakyan sa kanyang mga pasahero kaya siya nawala ng kontrol sa manibela. Yan ang magandang balita ni Francis Folbe. Sa amateur video na kuha ng residente sa Ramon Magsaysay Boulevard Corner Altura Street sa Santa Mesa kagabi, kita ang pag-rescue sa ilang sugatan matapos araruhin ng AUV na minamaneho ng 22 anyos na si Kim Ariel Katahan Asaitono ang hilera ng tayaan ng OTB, barbershop, dalawang nakaparadang tricycle at mga dumaraang pauwi. Sa tala ng pulisya, umabot sa 13 ang sugatan. Kritikal ang 5 sa kanila, sinugod ng galit na pamilya ng mga biktima ang sospek sa presinto. Harapin na muna nila yon. Hindi na mawala yung nakadisgrasya rito, di ba? Merong hinihingi ang ospital na kailangan, katulad hindi naman lahat may pera . Lumabas pa sa investigasyon na habang binabagtas ni Asaitono ang daan patungong Cubao, bigla na lang siyang nawala ng kontrol sa manibela habang nakakasagutan at nakikipag-away sa kaibigan niyang babae. Hanggang sa sinuro ng AUV ang mga pasaherong nag-aabang ng sasakyan at tataya sa OTB bago nito inararo ang isang vendo machine, barbershop at dalawang nakaparadang tricycle sa may eskinita. Walang lisensya si Asaitono at hinihintay pa ang resulta ng medical para matiyak kung nakainom nga siya. Kinausap ko siya, sabi ko, alam mo ba yung mangyayari sa'yo? Pwede ka makulong, lasing ka, nakainom ka. Tanggap naman daw niya, kasalanan niya. Itinurn over na ng MPD Santa Mesa Station sa Traffic Bureau ang investigasyon sa kaso. Handa naman ang pamilya ni Asaitono na panagutan ang gasto sa ospital ng kanyang mga biktima, pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa media. Francis Polbe, ABS-CBN News. Papasok lang po na balita, pumanaw na po ang isa sa 13 biktima ng aksidenteng yan na kinilalang si Oscar Lastimado. Nananatili po namang nasa kritikal na kalagayan ang apat pa sa mga sugatan.